Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kasama ho natin ngayon sa studio si Wilbert Gagbo, dating empleyado ho siya ng kumpanyang Inpexcos. Tama ba? Inpexcos? Dito po yan sa lungsod ng Quezon. Humihi ho siya ng ayuda hinggil po sa illegal dismissal case na isinampa ho niya dyan po sa NLRC. Buwan ng Agosto 2016 nang tanggalin po siya sa kanyang trabaho bilang karpintero, mason at installer ng ceiling. Wala raw siyang alam na dahilan kung bakit ho siya tinanggal sa trabaho. Dahil dito, nagsampa ho siya ng kasong illegal dismissal dyan po sa NLRC. January 14, 2017, abay naglabas po ng resolution o resolution order, ito pong NLRC at nanalo po ito pong atin pong bisita ngayon si Wilbert Gagbo. Kaya kausapin ho natin siya, Wilbert, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, sir. Okay, hindi inalam sa iyo kung bakit walang rason o kung bakit ka tinanggal. Pero dun sa NLRC, paanong naging diskusyon niyo dun? Kasi yung ano, nalaman ko lang po sa attorney ko, panalo ako yung una kong attorney, panalo ako, pero yung binalikan ko na dyan sa DOJ, sa City Hall, oo. Wala na po dyan yung attorney ko kasi ilinipat na ata ng branch. Yung pumalit na sa akin na attorney, yung attorney ko, si Ma'am Permin, nung dumating na yung resulta galing sa 6th Division, sabi niya, parang talo tayo sa ano mo, kaso kasi iba-iba naman yung address na ilinagay dito sa pagdating ng 6th Division ng resulta. Doon ako nagulat, wala akong ibang inisip kundi. Pero ano yung hawak mo na resolusyon ng ano ng NLRC yung January 14? Panalo kayo dito. Panalo ka dito. Yung computation nandito na sa akin. So nandiyan ang resulta mo. Opo. Kusapin na agad natin ang Inpexcos, di ba? Nasa linya ho ang HR manager, ito importante. Yung human resources manager po ng Inpexcos, walang iba kundi si Ami Banataw. Ami, magandang hapon po sa inyo. Si Alex Santos po to, kasama ko si Ben Tulpo. Ito pong Kilos Pronto. Live po tayo ngayon sa PTV po. Four, ma'am. Hello? Yes po, Ma'am Ami. Yes, good afternoon po. O, si Alex Santos po to, kasama ko si Ben Tulpo. Ha? Live po tayo ngayon, ma'am. Nasa television po tayo, sa Kilos Pronto, live sa PTV4. Opo. Ano masasabi ho ninyo? Meron na daw hong desisyon at resolution order po ang NLRC. Batay ho dito sa kaso ni Wilbert Gagbo na inyo pong dati pong empleyado. Anong pwede ho ninyong gagawin ho dito? Susundin ba ho ninyong resolusyon po at desisyon ng LRC? Ang pagkakalam ko, ang pagkakasabi nung, pasensya na ako, pauso ako. Okay, sige po ma'am. Ang sabi ho nung pinaka-boss namin, done ho yung desisyon ng LRC. Okay. Now, kung ano yung settlement na hinihingi, nagbigay na rin ho sila sa NLRC. Okay. Si Attorney Lumiba po, may hawak ho dyan. So ano ibig sabihin? Kayo po ay tutugon dito sa desisyon ng NLRC? Ang pagkakalam ko, opo. Ayun. Kasi ang pagkakalam ko, ang pagkasabi ko sa akin, nagbigay na ko sila done na kung ano yung asking doon sa desisyon, 151. Tama ko ba? Nang may hawak ko si Attorney Lumibaw. Oo. Oo, yun ho. Okay, may decision kasing hawak dito si Wilbert. Kaya na lang po yung mag-explain sa kanya. Opo. Pero ano ito, yung mga back pay po niya na kailangan pong bayaran ninyo, eh bibigay ho ninyo kay Wilbert? Hindi ko na ho ano pa yung napag-usapan kasi okay. Since wala po ako doon sa harap ng hearing. Alright. Ami, nakakalam mo niyan lahat si Attorney Lumibaw. Ami, sandali, si Ben Tulfo. Opo, no? Ami, opo. Imposible naman hindi mo alam dahil kay HR. Naturalmente, pag ikay human resources, ma'am, sandali, listen carefully, listen good. Ikaw, HR, naturalmente, dapat nalalaman mo ang kilos at galaw ng inyong attorney kung sino man si Esta, si Huda, si Barabas na magrepresenta sa inyo sa NLRC. Etong decision binabasa namin, ito'y kumbaga so ordered. Gawin nyo, kasi sinasabi rito, separation pay, back wages, disposed above, wage differential, 13th month, 10% attorney's fee. Ito yung dapat sinusunod nyo ngayon. Utos na to eh. Ibig mong sabihin,
Yung may-ari at yung sino yung talpulanong attorney ninyo, hindi alam ang ginagawa. Tapos sinasabi nyo, nagbayad na. Kanino kayo nagbayad? Ang pagkakalam ko kasi unang-unang, sir, hindi ko po naawakan, hindi po namin alam. Sandali, paano ka naging HR kung wala kang alam? Saglit na ho, sir. Sana naman maayos usapan ho natin. Sandali. Palagi, alam mo, Ami, makinig ka. Kami nasa gobyerno, kami nasa PTB4. Si Ben Tulfo ang kausap mo. Ikaw ang umayos kasi may order ng NLRC dito, 6th Division. Ito'y pinatutupad na dapat gawin ninyo. So ngayon, umayos ka at umayos ang attorney mo. Kami nagagalit pag ang mga tao'y dinidihado nyo kung may utos na mismo ang pamahalaan na bayaran. Ngayon, parang lumalabas alakang alam, paas nagagalit ka pag sinabi ka. Ay, hindi po ako nagagalit. Ano? Yung attorney mo, anong in-explain mo? Makinig ka. Ano pang ina-explain mo? So ordered, gawin nyo na lang. Kaya nga po. Ngayon, hindi. Kasi kanina, iba yung usapan. Kaya namin kayo inalagay sa ere. Kasi ito nakausap ko ng Biyernes. Tinignan ko mga papeles nito. Matagal na to eh. Para nagbubulag-bulagan kayo. Deletory tactics ang ginagawa nyo eh. Ay, hindi naman. Ngayon, ito, Ami, makinig ka. Sabihin mo sa may-ari, HR manager ka, sabihin mo, sino bang may-ari nito? Anong pangalan ng may-ari nito? Ano ba ang sabi sa inyo ng complainant? Ikaw ang tinatanong ko, ano may pangalan ng may-ari? Malalaman namin to eh. Kaya nga po. Sino? Sandali lang po. Sino? Bago po kayo magalit, hindi naman ako nagagalit. Alright, sige. Now, sino ang may-ari? To be honestly, wala pong hawak na sinasabi niyo galing sa NLRC. Ang pagkakalam ko lang po dyan, naayos na po yan sa NLRC, kung ano yung point decision, sinunod naman po. Now, okay, sandali. Narinig mo sinabi nitong si Ami? Sinunod ba? Wala naman sila. Sige, kausapin mo Ami, Banataw. Okay. Eto tao nyo. Sige, okay, sabihin mo na lang sa kanya. Ma'am, opo. Wala po naman sila ng appeal kahit isang beses sa first na hearing. Walang hearing na umapila sila eh. So hindi sila nag-appeal? Hindi sila nag-appeal, hindi sila nagsibot. Kailan po ba yung huling hearing nyo? Huling hearing noong November 21, wala. Kahit isa, wala talaga. Mulang August 16, hanggang October 4 at saka 11, wala talaga. So, ba't may decision eh? Ngayon po, yung dumating na yung galing sa 6th Division, wala rin naman, schedule po ng hearing, wala rin naman. Wala rin ano. Kaya naglabas ang decision? Naglabas yung decision. Naglabas na galing sa 6th Division, kaya dumulog na lang talaga ang katanggapan. Okay, ma'am, babasahin ko na lang, Ami, ano? Etong decision nakalagay. On, dito na diretso. Okay, ito. Sinasabi rito ay so ordered na September 14, etc., etc. Lumalabas dito yung na mga notice of decision. Hindi kayo umaapir at meron ng decision dito na babayaran nyo siya and everything, parang hindi pa nakaabot sa inyo. Parang hindi nakaabot sa HR na dapat ikaw tagapagpatupad nitong attorney nagre-represent lamang sa inyo sa NLRC. Okay. Hindi ba? Sir, ganito sir, hindi po ako nakipag-away or... Sandali. Hindi namin estilo makipag-away, nagagalit lang kami kapag medyo... Etong sitwasyon, hindi kami marunong mag-away. Makinig ka. Kami nagagalit lamang kapag pinabayaan at kinawawa yung mga inape. Ito hong nasa harapan namin ay inaape. At agrabyado ho siya. Galit ho kami sa mapang-ape. At hindi ko sinasabing inaape nyo to, pero nalalagay ho sa sinasabing estado ng pang-aape. Kaya ho kami naninindigan kasi gusto namin tuwirin ang baluktot. Kaya ito nagsasalita ako, si Ben Tulfo to, si Bitag to. Nambibitag ako ng mga tao na ngaapit mapanglamang. At hindi ko sinasabing kumpanya niyan. Ang sa akin lang, hindi mo pa ako sinasagot. Ang kumpanya ninyo, dapat nalalaman na may-ari. Tinatanong namin sa pamamagitan ng matinong tanong, nandito ngayon tayo live sa National Television PTV4, ang katanungan, sino bang may-ari ng Impexcos? Kasi yung ganito istorya ko niyan, sir. Tanong ko, ang tanong wala ko. Wala ko siya nasa meeting ko. Anong pangalan? Mr. Pajarillo po. Ano pa, paano? Mr. Pajarillo po. Mr. Pajarillo. Yun!
Pag tinanong ka ng pangalan, pag tinanong, ano ang pangalan, what's the name, pangalan. Hindi nagpapaliwanag. Kaya ako nabubuisit eh. Ngayon, nag-aaway ba ako? Hindi. Nagagalit lang ako. Iba yung nag-aaway, hindi nagagalit. So ngayon, sabihin mo kay Mr. Pajarillo, umabot na sa amin kung kami mismo pupunta, Kilos Pronto, kasama itong mga papel na to para execute na lang, para nang sa ganun nalalaman mo dahil HRK. Maaring hindi ka kinakausap ng abogado at hindi ka sinasabihin ng iyong amo, may-ari, kasi ito'y dapat nakaabot sa'yo. Kaya ka nalilito. Naaawa ako sa'yo. Parang binabaliwala ka sa posisyon mo. Kaya ikay nalalagay sa alanganin, samantala yung dalawa nagtatago sa ang mga karsonsilyo ngayon. At ako'y sumasaludo sa'yo kung humaharap ka sa amin. Okay. Naging malinaw ba ako? Malinaw naman, sir. Alright. Uulitin ko. Nagagalit kami dito sa Kilos Pronto, sa istasyon ng gobyerno, na ang istasyon ng gobyerno nakikipagtulungan sa mga government agencies tulad ng NLRC. Privado kayo. Tanong ko lang, sir. Kailan po ba ako siya huling pumunta sa NLRC? Ba? Kailan pumunta sa NLRC? Opo, alam mo, amin, siguro puntahan ka na lang namin, pakita na namin, para nang sa ganun. Mumukha ka kasing eng-eng sa ere. Kung kasi, ang tanong mo kasi talagang inosente ka. Ano, hindi na kita masisisi. Kasi ganito na lang. Po, oh, sige na, tama na. O, ganito. Pakinggan mo na lang ako. Sayang pang oras natin eh. Hmm. Parang nag-fishing expedition ka na, wala kang alam. Binibigyan kita ng mga impormasyon na pakunti-kunti na hindi mo naman masusold. Kaya para sa akin, I will terminate this conversation. Tell si Mr. Pajarillo at inyong attorney yan, darating kami sa inyong tanggapan with camera for and behalf of sinasabing NLRC. Kasaming yung attorney dyan, iharap nyo sa amin, ipapakita namin tong papel na to para makita mo. Malinaw? Malinaw ba? Ako na lang ang pumunta dyan. Ah, ikaw na lang. Oh, di siya masabay. Meron akong Starbucks donut. Ganun. Oh. Kung ganyan ba naman. Ay, walang problema. Okay lang mo gustong pumunta? Wala pa akong boss masyado po ngayon, sir. Oh, sige, ganito na lang. Pwede mo ba Saturday? Okay, Saturday. Walang pasok sa Saturday. Hindi po sinabi Saturday, other day. Oh, sige. Opo, kasi wala po akong boss. Okay, sige, ganito na lang. Ito, sabi niyo po. Okay. Sige, ganito na lang. Kasi hindi naman na wala akong boss. Alright, nakikita ko. Sige, pagpunta mo rito, ready ka, pababaan kang telepono. May handa na kaming Starbucks donut para sa iyo dahil yan ang talagang loyal, faithful employee. On behalf of your amo mo, pinagtatanggol mo sila, ikaw na ngayon ang sumasalo sa kanilang kasalanan. And I laud you for that. Did you get it? Lahat. Kasi kung gusto nyo rin pumaayos yung nag-complain po dyan. Hindi, teka muna. Hindi na nang gusto. Pinatutupad namin kung anong utos ng pamahalaan. Are you getting me? Yes. Hindi kami ang partido rito na nagre-reklamo bagkus nirepresenta namin yung taong naagrabyado. Opo. Oh, good. Sige, ganito na lang, okay? Maraming salamat at sige, panahon na parang lumarga ka na. Antayin ka na lang namin. Larga. Okay? Nakita mo? O, lalapit na sa atin kasi natakot na eh. Nagdudunung-dunungan. Kita mo naman sasabihin next week. Ang tanong ko rin, bakit ayaw niya pumunta dahil sa opisina niya? Natatakot sa ayaw, pahaharap yung kanyang may-ari. Naku po. Anyway. Okay, para sa iyo naman, okay ka na. Okay ka. Hawakan mo muna to, ha? Yeah. Mamaya, sigurado. Naawa ako rito ng Biyernes pa eh. Alam mo, nag-aantay ito.